estoy full. Itsura mo. Saan pupunta? Dad, magbabasketball kami ng mga kabarkada ko. Ngayong gabi? Opo. Gabi na? Hindi ka na pwede lumabas ng bahay dito. Kayo, Dad. Saan po kayo pupunta? Meron akong dapat asikasuhin. Sumunod ka sa akin, ha? Hindi ka pwede lumabas. Tita Loring? Tita Loring? Ano yun, Alex? Sige na, Paul. Hindi ka pwede lumabas. Gabi na. Pasok na, Paul. Uy! Tahan-tahan, nakabasag ka. Paborito pa naman yun ang mami mo nung buhay pa siya. Paul, ito na. Kapagtago ka na. Sampo! Bulaga! Mami, daya mo naman. Ano mo ko nakita? Nandito na ako sa likod. Ayun o. Kita kita doon. Gusto naman yung salamin yun eh. Tago na natin yan. Teka nga dito. Yeah! Diba, sabi ko sa'yo, huwag kang magagalit sa salamin na yan. Tsaka alam mo ba, bata pa lang ako, ginagamit ko na yan. Paborito ko rin yan. Alam mo kung bakit? Dahil kahit nakatalikod ako, nakikita ko pa rin ang baby ko. Lika nga. Mabuti pa nga po noon eh. Lagi akong may kasama. Nandiyan si Mami. Ngayon. Laging wala si Daddy. Paul? Paul! Oh! Yes! Pasok! Yes! Wala na tayo! Clear! Hi, good evening, everyone. Oh, hi, Alex. How is it going? Good evening, Miss Rica. Wala pa rin ba kayong naiisip na bagong tagline dito sa NutriLife Cereals na to? Eh, malapit na yung second presentation sa client. Ay, nako. Can you give us a little more time? I promise, we'll come up with a great tagline. Okay. Kumain ka na ba, Alex? Wait lang, excuse me, Mama. Eka, kayo, kumain na ba kayo? Tita Loring, ano po yun? Ano? Uwi na tayo, Paul. May final exam tayo bukas eh. Samahan nyo na muna ako. Gawin na natin yung gusto natin gawin. Hindi pwede yun. Papagalitan tayo ng parents natin. Eh, ba't sila? Ginagawa nila yung mga gusto nila. Kasi nga, matanda na sila. Tayo bata pa. Alam mo, Paul, baka inahanap ka na rin ng daddy mo. Hindi ah. Paul, di ba sinabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Eh, ba't kayo? Nagtatrabaho ko. Trabaho ang maaaring mawala sa akin dahil iniwan ko sa kalagitnaan ng meeting ko para hanapin ka. Ginagawa nyo lang naman yung gusto nyo eh. Hindi lahat ng ginagawa ko gusto ko. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Basta sundin mo lahat ng sasabihin ko. Dahil ako yung anak, tapos kayo yung daddy? Natural! Palagi namang ganyan eh. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, maiintindihan mo ko. Tigas na ko talaga itong bata. Maiintindihan. Sana ako na lang ikaw para nagagawa ko yung gusto ko. Sige na. Pumasok ka na ng kwarto mo. Matulog na tayo. Thank you.
batang ito. Paul, bakit nakahiga ka pa? Gising na. Tita. Tita? Anong tita, Lola? Ha? Lola? Ano pang tinutunganga mo dyan? Kumain ka na, maligo ka na, baka malate ka pa sa school. Sige na, Paul. Oh. Bakit, Paul? Hindi ako si Paul. Ano? Paul? Pasok! Daddy, natupad yung pangarap ko. Yung winish ko. Nagkapalit tayo ng katawan. Yay! Pasok! Kuy! Kuy! Anong yay, yay? Hindi mo ba alam na mali yung ginawa mo, anak? Okay nga to, Daddy. Ngayon, hindi mo na ako mapipigilan sa gusto kong gawin. At ngayon, ikaw, Daddy, ikaw ngayon ang susunod sa Daddy mo! Hindi mangyayari yun. Masisira lang yung buhay natin. Paano masisira, Daddy? Okay nga to eh. Hindi na ako papasok ngayon sa eskwelahan. Magbabasketball na lang ako! Woo! Eh, yung trabaho ko. Yung trabaho ko ba kaya mong gawin? Daddy, relax ka lang, Daddy. Hindi ako pwede mag-relax, Paul. Nag-aaway na naman ba kayo? Wow! Ikaw ay nasa panaginip ko. Totoo ka pala! Daddy, totoo siya! And obviously, hindi panaginip yun. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Ibalik muna kami sa dati! Hindi ako. Si Paul. Siya ang humiling nito. Dahil sa power ng hiling niya, kaya rin ako nabuhay. Paul, anak! Hilingin mo na na bumalik na tayo sa dati. Ayoko! Gusto ko ng malaki, Daddy! Sandali lang. Kahit naman hilingin niya na bumalik kayo sa dati, hindi mangyayari yun. Ah, ganun. Hindi mangyayari yun, ha? Eh, kung pasaging kaya kita dyan? Sige. Pag ginawa mo yan, forever na kayong ganyan. Talaga? Uy! Akiyan! Paul, ano ba? Ano ba? Ano bang dapat namin gawin? Sabihin mo sa amin. Alex, hindi maganda example yan kay Paul. Say please muna. Please. Simple lang naman ang solusyon. Kapag pareho na kayong natuto ng leksyon, babalik kayo sa dati. Matuto ng leksyon? Ako, natuto na ako. Eh, itong anak ko. Kailangan matuto ng leksyon yan. That's the deal? Deal or no deal? Oh, sige, sige. Deal. Ano ba yung leksyon na dapat namin matutunan? Kailangan ikaw ang makarealize niyan. Alex, dahan-dahan naman. Paul, hindi mo ba nagugustuhan yung niluto ko? Parang wala kang gana. Masarap nga ang sinaw. Naubos ang tuna ito. Masarap yung bacon. Alex, yung anak mo ang kinakausap ko? Busog pa ako, tita. Tita? Lola, ano man nangyayari sa inyong dalawa? Paul, pagkatapos mong kumain at
kape? Magbihis ka na, baka malate ka pa sa school. Tsaka baka dumating na yung mga kaibigan mo. Hindi ako papasok. Umiiral na naman ang tigas ng ulo mo. Gusto mo pagalitan ka ng daddy mo? Alex, oh. Oo nga, daddy. Anak, madali mo kumain. Bihis ka na, dahil pumasok ka ng eskolahan. Morning, Tito. Good morning, Lola. Morning. Boy, ba't di ka pa nakabihis? Malilate na tayo. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi pwedeng hindi ka pumasok ngayon. Final exam natin ngayon. Ano? Smile ka na, Alex. Try to enjoy ang pagiging bata ulit. Kung hindi lang final exam ng anak ko, hindi ako papasok eh. Alam ko, Alex, dati ka na namang ganyan. Gagawin ang lahat para sa anak at asawa mo. Daddy, bag mo. Daddy, thank you ah. Galingan mo yung exams ko. Hintayin mo ako ah. Huwag kang lalabas ng bahay. Pwede mo ba ako pagbawalan? Eh, ako na ngayon ang daddy mo. Itsura mo lang ang mukhang daddy. Pero hindi ka pwedeng tumayong daddy. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil irresponsable ka. Bakit kayo daddy? Hindi ba kayo irresponsable? Paul, hindi ako magpapakapagod. Sa trabaho kung hindi ako responsable. Sana maintindihan mo yun. Paano niyo matututunan ng leksyon kung away kayo ng away? Paul, makinig ka. Bukas, kailangan ko mag-present sa isang kliyente. Yun na yung pagkakataon ko para ma-promote. Narinig mo yun, Paul? Kailangan pala, bukas, balik na kayo sa normal. So I hope you will learn your lessons agad. Sige na, Daddy. Malilate ka na. Galingan mo sa exams ko, ha? You learn your lesson well. Sige na, Daddy. Malilate ka na, oh. Dali. Ma'am, tapos na ako. Pep, saan ka pupunta? Tapos na ako. Aalis na ako. Paano mo natapos na ng ganong kabilis, ha? Eh, ma'am, madali lang naman yung mga questions eh. Kailan ka pa nadalian sa question? Paul, lahat ng exam, ibinagsak mo. Last chance mo na nga ito. Kung hindi, balik ka ng grade 5. Pagsak ako sa mga exam? Sige nga, ma'am. I-check nyo yan para malaman nyo. Correct lahat to, ah. May kodiko ka, no? Wala. Favorite ko kasi yung science nung nag-aaral pa ako. I mean, paborito ko yung science. Oh, sige. Kung talagang wala kang kodiko, answer this. Ano ang pinakamalaking planeta sa solar system? Dali-dali lang yan, eh. Jupiter. Ilan ang satellites ng Jupiter? 76. Kanino ipinangalan ang planet Neptune? Kulay blue kasi ang planet Neptune. Kaya akala nung mga unang nakakita doon, puro dagat yun. Kaya ipinangalan yun sa Roman God of the Sea. Quiet! Ipapatawag ko ang daddy mo at kukuha ka ulit ng exam. Understand? Mr. Reyes, I will have to be honest with you. I think hindi lang si Paul ang problema. Ang nakikita kong problema ay kayo rin. Paano ako naging problema, ma'am? Eh, mait-mait ko ang daddy. After your wife died, nagkaganyan na si Paul. Eh, namimiss ko si mami eh. Mami po pala talaga ang tawag niyo sa asawa niyo. How sweet naman. Anyway po, siguro po naghahanap lang ng sapat na attention yung anak niyo. Ibibigay po ba kayo ng oras? Kasi po kadalasan, kapag wala palagi ang magulang sa tabi nila, eh, nasasanay po sila. They would rather be alone and be with their friends. At, you know, gusto nila laging wala sa bahay. Kasi sa mga kaibigan nila, nadadama ang belonging, acceptance, attention. Matalinong bata po yan si Paul. But you have to be with him, guide him, para bumalik ang dating Paul. Ma'am,
Pangako po. Magbabago na po ako. Pangako yan, ha? Aasahan ko yan. But Paul, you have to take the final exam again. Para mapatunayan niya na hindi talaga siya ng daya. Daddy! Gusto ko dito, Daddy! Hoy! Umuwi na tayo, Paul! Paul dito! Umuwi na tayo, Paul! Hindi dito! Ayoko nga, Daddy. Pwede mo naman ako iwanan dito eh. Okay na ako dito. Paul, anak. Ngayon ko lang na-realize. Alam ko na ngayon kung bakit ka nagaganyan. Tama nga yung principal. Dapat, binalansi ko yung oras ko para sa trabaho. Para sa'yo. Anak, sorry ah. Daddy naman eh, hindi mo naman kailangan mag-sorry. Okay na ako sa ganito eh. Ayoko nung bumalik doon sa dati. Nung bata kasi, daming bawal. Ngayon matanda na ako, wala nang bawal. At saka, marami ko pang pera! Uy, please, Paul! Please! Pamilyawan tao sa ano? Paul! Kailangan mong malaman. Mali ang iniisip mo. Mali ang gusto mo. Umuwi na tayo at saka akin na yung pera. Ayoko, ayoko. Maglalaro na pa ako eh. Ayoko! Akin na yan. Akin na. Taga na, umuwi na tayo. Daddy, ayoko umuwi. Tara na. Gusto ko dito maglaro basket mo. Umuwi na tayo. Sanay naman ako na gano'n eh. Magbabasketball ako. O sige na. Sandali lang ah. Miss, miss! Saka! Daddy! Balik na. Balik natin. Ito. Balik mo ah. Pasok doon oh. Basketball. Tara, Daddy. Hakto, Daniel? Nap, Daniel? Pasok, mapasok! Try mo ko, ha? One, two, three! Sabay, sabay, sabay! Na-realize ko ang pagkukulang ko. Ang pagkakamali ko. Oo. Nangako na si Daddy na magbabago na rin siya. Eh, ikaw? Magbabago na rin ho ako. Diba? Oh, tiyan mo? Diba, bati na kami ni Daddy, oh. Pwede na kami. Ibalik mo na kami sa dati. Oh, no, 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 no. Hindi pa pwede. Sabi mo, kailangan lang namin matutunong leksyon dalawa. Tapos ibabalik mo na kami sa dati. Ikaw, Alex, namulat ang mata mo dahil napunta ka sa mundo ng anak mo. Pero ang anak mo, hindi pa kompleto ang leksyon niya. Bakit? Uy! Uy! Magsalita ka! Kailan mo kami ibabalik sa dati? Uy! Bukas na yung presentation dun sa kliyente ko. Paano ko harap sa kanila? Ganito yung itsura ko. Huwag ka mag-alala, Daddy. Ako naman ngayon ang babawi sa'yo. Tutulungan kita mag-present sa mga kliyente mo bukas. Pasok! Pasok. Daddy, anong gagawin ko? Pag nakita mo sa screen yan, sabihin mo. Naku, no, alam ko na yan, Daddy. Alam ko na yung sabihin ko sa presentation. Nutrilife Breakfast Cereal. My love. Wala namang kagana-gana yung pagsabi mo eh. Dapat ganito. Nutrilife Breakfast Cereal.
My only love. Ganun. Oh, ikaw. Nutrilife breakfast cereal. My love. My only love. My only love. Yan. Alex! Alex. Alex. Oh, you look different. So, are you ready, Alex? Hindi ko naman na kailangan sigurong i-explain pa sa'yo kung gaano ka-importante itong account na to, di ba? Oh, teka. Ikaw na ba si Paul? Oh my gosh, ang laki-laki mo na. Ang laki na! Si Mang Marika, siya yung boss ko. Cute! Ma'am? Ma'am? Yes? Pagdating na ho ba yung kliyente? Oo nga. Okay. Kung ganun, kailangan na nating i-handa yung presentation. In fairness sa anak mo, ha? Bukod sa bibo, bossy. Ma'am, nagmana ho sa daddy. Alex, well, I want you to know na alam ko ang pinagdadaanan mo. I feel the pressure that you feel. Alam mo, Alex, nakita ko yung struggle mo nung buhay pa yung asawa mo. Nung nagkasakit siya, nagkanda utang-utang ka sa kumpanya. Nung namatay siya, tinupad mo naman yung pangako mo. Nagpursigi ka, nagpunyagi kang mabayaran yung utang dito sa kumpanya para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng anak mo. At para maibigay mo kung ano yung mga pangangailangan niya. Alex, I am so proud of you. Isa kang dakilang asawa at isa kang dakilang ama. And whatever happens mamaya sa presentation, I want you to know, I will stand by you, Alex. Good luck, Alex. Sasabihin ng babae pagkatapos ng commercial, Nutrilife breakfast cereals, my only love. Ay naku, Mr. Reyes. Para naman walang nabago sa presentation mo eh. Siguro kailangan nating kumonsulta sa ibang ad agency. Sandali lang po. And who is this? Daddy? Daddy? Daddy niya ako. Anak ko siya, si Paul. Sandali lang po ah. Alam ko, hindi po kayo nagandahan sa presentation ng daddy ko. Pero ano? Sup, daddy? Pasok na pasok! Pero sana po, bigyan niyo pa ba siya ng isang pagkakataon? Ay, naku, iho. Sinasayang lang ng daddy mo ang oras namin. Meron pa kaming ibang presentation sa inyo, pang pamilya. May isang daddy, tsaka anak. Tapos, pareho silang kakain ng breakfast cereals. Diba, anak? Yung kumakain tayo na to. Sandali lang po ah. Yung cellphone na saan? Please. Sandali lang po ah. Pampamilya. Paul. Salamat. Walang anuman yan, Daddy. Dad? Paul? Bumalik na tayo sa dati! Paul! Daddy! Pasok! Pasok na pasok! Pasok!
In fairness, mapropromote ka, Alex, dahil sa anak mo. Kaya nga, proud na proud ako dito sa anak ko, eh. Salamat, anak, ha? Sa'yo nga po ako dapat magpasalamat, Daddy, sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Mismo, yun yung gusto kong ma-realize niya. Pero it's not enough na ma-realize niya ang sakripisyo mo, Alex. Kailangan, suplian din niya yun. At nagawa niya yun ng pasok na pasok. Kaya nga, back to normal na kayo. Forever. Meaning, back to normal na rin ako forever! Alam mo, kaya nga gusto namin magpasalamat sa'yo. Kasi kung di dahil sa tulong mo, hindi kami matututo mag-ama. Honey. Honey? Eh, Dad, si Mami lang yung tinatawag mong honey, di ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Paborito ko itong mirror na ito. Kasi nababantayan kita gamit ito. Goodbye, Paul. Goodbye, Alex. Mahal ko kayo. Bye, honey. Bye, Mami. Thank you, ah. Mahal ka din namin. Ay, Dad, dapat pala hindi muna tayo bumalik sa dati. Bakit naman? Akala ko ba natuto ka na ng lesson mo? Dad, paano ko makakuha ng 100% sa exam kung hindi ikaw ang sasagot? Ay, nako, anak. Huwag mong alalahanin yan. Dahil sigurado ko, makakuha ka ng 100 na score dyan sa final exam mo. Dahil ikaw mismo ang sasagot niyan. At ako mismo ang magtuturo sa'yo dyan sa pagre-review mo para sa final exam na yan. Pasok! Body parts. Body parts! Pasok! Paul! Anak! Dad! Ano? Kamusta? Dad, tinan mo! Naku 100 ako! Hinga! Talaga? Ay, no? Wow! Galing-galing na anak ko! Galing na! Siyempre, mana ako sa'yo, matalino. Oo naman. Eh, kanino ko ba ba naman magmamana? Sa batay mo, di ba? Yan. I'm proud of you, my son. Di ba, Dad? Puro check, oh! Galing-galing naman.